shall proclaim martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Okay mga tol, ha? Hindi ko kami maging objective sa gabing ito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Isang masamang bangungot ang martial law at umayigit dalawang dekadang pamumuno ng mga Marcos. Pero ang tanong, bakit ang pananaw nila sa martial law ay isang gininto ang panahon ng Pilipinas ay maunlad at isang payapang paraiso? At sa kasaysayan, sabay ton, si Marcos daw ang pinakamagaling na pangulo. Tanong, eh, sino kaya ang nagturo dito sa mga kabataan at sa mga katarantaduhan na kung maganda yung panahon ng martial law? Di ba, Lord Rivera? Tsaka yung mga pinagsasabi mo dati, naku, ginawa ka ng pataba ngayon. Nang? Nang isda sa Manila Bay. Yung mga sinasabi mong mga ganyan, naku. Ngayong gabi, dito sa History, mga kapatid, kasama natin ang mga nanaliksik at pinag-aralan ang mga Marcos at ang martial law. Mga eksperto, hindi gaya ninyo. Then the Republic of the Philippines with this stronger power granted by the Constitution. Iisa-isahin natin ang mga maling paniniwala ng mga mangmang na gaya ninyo tungkol sa martial law dito lang sa History. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Okay mga kapatid, puro eksperto pa yung mga kasama natin ngayon. Una, papakilala natin according to seating arrangement, mga kapatid. Ha? Ang una nating makausap ay isang arkitekto at profesor po sa UP College of Architecture. Siya po ang nagsulat ng aklat na The Edifice Complex, si Gerard Lico. Ito naman po, siyempre, ang gwapong-gwapong consultant ng programang ito, mga kapatid. Nagtuturo po siya ng kasaysayan sa De La Salle University, si Michael Charleston Shao Chua. Sa aking kaliwa naman mga kapatid, siya po ay nagtuturo ng history sa UP Manila, si Professor Alvin Campomanes. Ang pinaka-baby face po sa table na ito mga kapatid. Professor po ng Political Science ngayon, Research Fellow sa Kyoto University, si Sandro Claudio, a.k.a. Leloy Claudio. Ang pinakahuli po natin papakilala siyempre, ang pinaka-godfather po natin dito. Kumbaga, primary source eh. Primary source talaga ito mga tol, dating senador. At nako, napakaraming baong kwento tungkol sa martial law mga kapatid, si Senador Rene Sagisag. Senator? Okay, so talakayan natin ano, kasi may mga friends natin sa social media, nako. Okay, marami nagsasabi na mas maganda daw di hamak ang ekonomiya ng Pilipinas noong panahon ni Marcos. No? Nako, eh paano ba natin sisimulan itong usapan na to? Okay, isang comment galing sa isang nagngalang Alvin Lim. Okay, that's where our country prosper. The only time where the Philippines become one of the richest country in Asia. Okay, si Marky Martinez, sabi niya, they keep on using people at a time to fool and confuse others, see what happened after EDSA. Nag-decline daw ekonomiya before peso is almost equivalent to dollars. Oh, pero nagigets si gusto niya sabihin. Pero ngayon, ano raw, but now what? Okay. Mula naman kay Jun Ativo. Okay. Marcos, the best president of the Philippines ever. Okay. Ang infrastructures daw ni Marcos are now landmarks in the Philippines. Ano nga ba yung economic standing ng Pilipinas ng panahon ng Marcelo? Okay. Para sagutin yung topic na yan, dapat malinaw muna yung timeline. Kasi sa haba ng panahon na si Marcos ay nakaupo, sa tingin ko, confused din yung mga tao kung alin bang specific na bahagi ng kanyang panunungkulan yung tinutukoy. Halimbawa, sumasang-ayon ako at batay sa mga pananaliksik ko na yung unang termino ni Marcos, marami siyang nagawa na sabihin natin, makikita mo yung vision. Halimbawa, dun sa infrastructure, totoo na maraming naipagawang tulay, eskwelahan, infrastruktura na katulong ito sa agricultural sector. Sa hinaba-haba ng termino ni Marcos, totoo na may pagunlad na pang-ekonomiya nung mga unang taon pagkatapos ideklara ang martial law. Ang GNP natin ay tumaas, ang kita ng top 1,000 companies ay tumaas. Makikita mo, meron din kasing kasabay na commodity boom, especially 1973. That economic boom was not sustained for the entire duration that Marcos was in power. Kasi towards the end of the 1970s,
sunod-sunod at maglilitawan yung mga factors na nagtuturo na merong impending economic breakdown na mangyayari. So, pag tiningnan po natin sa dulo ng panunungkulan ni Marcos, makikita natin, even before EDSA People Power happened, bagsak ng ekonomiya. Lalong-lalo na nung pagkatapos patayin si Ninoy Aquino noong 1983. Mm. Now, saan ang gagaling yung ganitong pagtingin ng mga kabataan ngayon? Usually, when I look at posts in social media, tatlo yung karaniwang ebidensya na inihahain nila. Una raw, 2 pesos is to $1 ang exchange rate ng panahon na yun. Okay. Pag binalikan mo ang exchange rate, kung tama naalala ko, noong 1965, nung unang naging pangulo, nung unang nahalal si Marcos, nasa 3.9 pesos is to $1 na. Dahil ginusto ni Marcos na manalo ng pangalawang term noong 1969, gagasto siya nang aabot sa $50 million. At yung exchange rate ng peso to dollar ay magiging 6 pesos is to $1. Mm-hmm. So, si Marcos mismo ang sumira nung pinangangalandakan nilang exchange rate na 2 pesos is to $1 daw. Ano ang resulta ng massive spending na yon para to secure a re-election? Mm-hmm. 1969, towards the end of 1969, matataas ang inflation, kakailanganin natin ng early 1970 ng utang mula sa World Bank. Mm-hmm. Napakahabang usapin ito. I remember Senator Marcos a few years ago saying na kung hindi raw pinabagsak ng EDSA yung kanyang ama, siguro kasing unlad na tayo ng Singapore ngayon. At yung ganitong framing ng kasaysayan natin, it feeds on the frustrations of people. Tanong kasi ng mga kabataan, if EDSA was really that good, how come we are still in this mess? At saka dapat tandaan, bakit ba mahirap yung bansa pagkatapos ng EDSA? Kasi binabayaran natin yung utang na nanggaling kay Marcos. Mm-hmm. So yung epekto ng ginawa ni Marcos, hindi mo pwedeng i-constrain dun sa 1965 hanggang 1986. Mm-hmm. Kung nakita nyo na nagugutom yung maraming Pilipino noong 1990 dahil yung binabayaran natin yung utang ni Marcos. At saka ang makikita mong naging simbolo ng kahirapan noong panahon ni Marcos, lumabas yan sa mga periodiko, yung picture ni Joel Abong na taga Negros, na sobrang payatot, parang nanggaling sa Holocaust nung panahon ng World War II. Paano magkakaroon ng Pilipino na ganun kapayat? Ikumpara natin, just the period of 1978 to 1982, ito ay budget deficit. Ha? Mm-hmm. 1978, 1.2% ang deficit. 1.2% ng GNP. Mm-hmm. Pagdating ng 1982, nasa 4.3% na ng GNP. Yung exchange rate na sinasabi kanina, 1984 elections, batasan elections, nasa 18 pesos is to $1 na. Maganda kasi na makita kung ilang porsyento yung nawalan ng trabaho nung panahon ni President Marcos, no? Dati, ang unemployment ay 6.30% lang, 1972. Mm-hmm. Pagdating ng 1985, 27.65% na yan. Mm-hmm. Contextualize ko lang yan, ha? Usually, pag tumataas ang presyo ng bilihin, bumababa ang unemployment. Mm-hmm. Yun yung tinatawag na Phillips curve sa economics. Yes. Sinira ni Marcos yun. Rare na nangyayari na tumataas na ng unemployment, tumataas din ang presyo ng bilihin. Noong 1983, nangyari yun. Noon lang nangyari yun sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Okay, singit ko na lang isang laging-laging nadidinig ko ng mga tanong, bahirit. Mabuti pa ng panahon ni Marcos, mura lang yung galunggong. Mura pa yung bangus, mura yung bilihin, mura yung pamasaya. Pero yung ganang tanong, ano bang reflection natin sa mga ganong sentimento? Nung ako, a young lawyer, minimum wage 4 pesos a day. Mm. We were poor, but we didn't feel it. Mm-hmm. I mean, masaya, nakakaraos. Ibang-iba na ang sitwasyon ngayon na nagtatrabaho si Mr., si Mrs., isa lang ang anak, very tight ang budgeting. Mm-hmm. Kaya ibang-iba ang economic condition today. At ang population today natin noon ay 48 million. Grabe. So 48 million lang. Kasi siyempre, population. Oo, talagang mura ang bilhin. Na siyempre ngayon, madami na tayo. Talagang medyo magkakaroon ng hirap. Mm-hmm. No? Yeah, market principle. Na. Mm. Pag-usapan natin yung pagtaas ng bilihin kasi naman, pag tumaas ang presyo ng galunggong, mas malaki yung natatanggap nung nagbebenta ng galunggong. Kaya kadalasan, pag umuunlad ng bansa, tumataas talaga yung presyo ng bilihin. Pero yung progress naman was an illusion. No? Yes, take for illusion. Example, the architecture of the period. No? This architecture was state-sponsored, but puro utang. No? But they were clever to use architecture as a means of propaganda to perpetuate the mythology of nation, the mythology of power. Mm-hmm. Kasi nga, pag maraming building, maunla. Perception. Pero hindi nga yun indicative ng totoong kalagayan ng ekonomiya. Dapat tingnan natin, itanong din natin, saan galing yung pera? Sino ang nakinabang? Kasi may sa mga impact projects, lalo na ni Imelda,
talagang mga kamag-anak at crony ang nakinabang. At saka walang public bidding. At saka walang transparency. Walang transparency. Lumalabas na sa iyong pagsusuri, no, may nagkakaroon talaga ng isang visual na lingwahe. Itong arkitektura ng mga gusali, mga struktura na pinagawa nila Marcos. Ano yung mga katangian ng mga struktura nun? Actually, kung titignan mo, no, parang iisa ang look ng ano. No? Mm-hmm. Sinasabi nga natin, no, ako, binrand ko to as bagong lipunan modernisin. Kasi nga, ang pinoproject niya, progress. Mm-hmm. Tsaka, bakit ba naitayo ito? Kasi para ipakita sa mundo that the Philippines exists. Mm-hmm. No? That we are a nation. Pero, as a symbol of nation, may piniprivilege lang siyang particular style. So, essentialist yung arkitektura. Bahay kubo ang pinanggagalingan. Mm. No? Bakit bahay kubo? Kasi illegitimate nga yung regime. So, kailangan humiram siya ng inspiration sa katutubo. Yes. Pero sabi so, sa kasama yun sa yung architecture at saka iba pang cultural artifacts. Pero before artifacts, the Marcoses, sinasabi mo, na unprecedented itong gantong pag-mimina sa sarili nating estetiko o kultura. Oh, kasi si Imelda ang ang pinaka-sponsor niyan kasi may Bahay Pilipino award siya. So, very systematic ang pagkuha sa mga traditional. In fact, 'di ba? Gusto niyang mag-create ng isang cultural theme park sa isang lugar na ito yung Nayong Pilipino na kinondense yung Pilipinas sa iisang lunan. Nakatulong, no, pero in-essentialize niya yung kultura, parang nagiging exhibit, no, yung kultura. No? At hindi maganda yun dahil kasi parang meron lang piniprivilege, no, na boses ng kultura. Kuha ka lang ng dominant. Ang isang malaking tragedy noon yung sa Film Palace. Dahil inapura ni Imelda, ayaw mapahiya kina George Hamilton, Brooke Shields. One day, nag-collapse yung scaffolding. Mm. Hanggang ngayon, di natin alam kung ilan ang napatay dyan. At hindi na pina-retrieve. Eh. Kaya doon nakabaon. Itong area ng CCP Complex, may Coconut Palace, PICC, Folk Arts Theater. Anong sinasabi nung tukol doon sa entire legacy nila? Kasi nga, the architecture was quite monumental. No? Parang it creates a sense of omnipresence of the builder. So, something we associate with a dictator, we tend to distance ourselves. Tapos parang, ang dating din, elitista yung mga arkitektura nito. Explain mo yung ramp lang mismo ng CCP. Yung ramp mismo ng CCP, kailangan may kotse ka para makaakyat ka. Mm-hmm. So, kung wala kang kotse, sa side entrance. Diba? Pero kung titignan mo, ginamit itong mga infrastructure na to sa mga international event na in-sponsor nung panahon ni Marcos, yung Miss Universe, yung Folk Arts Theater, na ginawa in a matter of 77 days. Saan ba kinuha ang mga pera para actually some of the funds were taken from the war damage rehabilitation fund. In the long run, itong proyekto ng pagpapatayo ng maraming infrastruktura, makakapinsala ito sa ekonomiya. Kasi kasabay ng pagpapatayo ng infrastruktura, paglobo rin ng utang panlabas ng bansa. Na hindi kadalasan tinatanong sa social media kasi ang sinasabi lagi ng mga kabataan, maunlad ang panahon ni Marcos kasi maraming building na natitira pa hanggang ngayon. Dako, hep, bago pa lalong tumindi ang usapan dito mga kapatid, huwag ka munang aalis, babalik pa ang history. Ang umalis, to-torture rin sa kiniti. Nagbabalik ang history at pinag-uusapan pa rin natin ngayon ang mga issue at katanungan sa panahon ng Rehimeng Marcos. Ito naman, yung sinasabi, lagi sinasabi social media, mabuti pa nung martial law, batas militar, nagkaroon ng disiplina ang Pilipino. Sa tamang tawiran, tumatawid tayo, maayos yung trapiko, walang nagkakalat, etc., etc. Okay. Sabi ni Ronel Yabut, mas ligtas pa ang pamumuhay ng mga Pilipino ng tinatag ni President nung ang martial law. Siguro naman damang-daman ninyo ang kawalang disiplina ngayon. Sabi naman ni Andy De Dios Villanueva, tama lang ginawa niya para may takot ang mga tao. Ngayon daw kasi, talamak ang mga krimen sa Pilipinas. Wala na. Kawawang tao kung tamaan ang adik, sana malutas sa problema ng Pilipinas. Sabi ni Andy De Dios Villanueva, gusto niya ibalik ang martial law.
Mm-hmm. Okay. So, totoo nga ba, Senator Sagisag, na nagkaroon talaga ng disiplina ng martial law? Well, maybe in the beginning, dahil for some of us, talagang we took a stand against it from day one. Mm-hmm. In fact, gusto, yung mga pumasok sa eskwela namin, San Beda, niyayaya ko magpikit sa Malacanang. We had no idea na it was going to last that long, no? Early part ng martial law, may disiplina ka mo. Meron talaga. May promise. No? May promise. Anong, it looks, ano kasi, it looks brand new. Yung mga nagpapadisiplina, yung mga takot, yung mga duwag, it is possible to have progress, wealth, without a dictatorship. Meron akong statistics din. Sabi ni Marcos, noong 1081, nag-declare siya ng martial law, ginawa niya ito para bawasan yung mga komunista sa Pilipinas. Yeah. Ilan ba ang NPA noong 1972? Hindi yan lalagpas ng 2,000. Yes. Kung effective talaga yung martial law, bakit noong 1985, 20,000 na ang member ng NPA? Ibig sabihin, even yung criteria ni Marcos, bagsak siya. And yun yung sinabi na Marcos is the number one recruiter for the New People's Army. New People's Army na gusto niya subuin. Pero, eko, Leloy, totoo nga ba na, okay, kasi ang kapraningan daw ng martial law is ang dami, lalong-lalo na yung imminent communist threat. Ganun ba talaga ka prehensile o ganun talaga ka kaklaro yung threat na ng mga komunista? Well, actually, mas marami pang NPA ngayon kaysa nung 1960, kaysa nung mid-60s until yung late 70s. So, hindi ganun kalaki. Siguro masasabi natin maingay sila. Pero bakit naman si Marcos takot sa mga estudyante? Karamihan mga nare-recruit ng komunista noong mga panahon na yung mga nasa college. Hindi nakakatakot yung mga yan eh. Mga manunulat yung mga yan eh. Hindi lang yun. Sabi ni General Manuel yan, na general nung panahon ni Marcos mismo, no? Highly respected. Yes, oo. Hindi totoong hindi kaya ng loss ng gobyerno at ng Philippine military at that time na sugpuin yung communist threat na yan. At sinabi na hindi kailangan ng martial law. No? Para normal na operasyon lang ng militar, kayang-kayang sugpuin. So ibig sabihin, iisa yung lumilitaw dito, according to the to many historians, talagang gusto lang niyang i-extend yung kanyang term, kasi matatapos na yung term niya by 1973. So, kaya ipinatong yung martial law sa mga estudyante, no, sa kabataan ngayon. Walang dichotomy ng either dictatorship o democracy. Kasi ang pinapalitaw nila, walang disiplina kung hindi diktadura yung forma ng gobyerno. O kinakailangan ito para magkaroon ng disiplina yung mga tao. Yes, we need discipline but we do not need martial law. Oh, especially kung titingnan mo yung statistics, ano, respected na human rights organization, Amnesty International, sinabi nila na 70,000 persons o 70,000 incidences of arbitrary arrest. Walang warrant of arrest yan. Yan ay labag sa karapatang pantao. Dapat meron dahilan kung bakit kayo na-aresto. Pangalawa, 34,000 estimate ng mga taong tinorture. At ano-anong ginagawa pag tinorture ka? Tandaan mo, hindi itong mga kriminal. Sino ang mga ito? Mga taong nagsasabi lang kung ano ang kanilang paniniwala. May mga political beliefs sila. Baka akala nito mga mangmang sa social media kung ano lang. Baka akala nito torture ng panahon ng martial law, pinipitik lang. Ay, hindi o. Ang torture po dyan, una, yung water torture. Tapos pauupuin ka sa yelo na nakahubad ka, di ba? May aircon. Pa full blast ang aircon. Tapos yung nalagyan ng walis ting-ting, o minsan barbecue stick, yung urinary tract ng lalaki, ano? Pag babae ka, hindi kami accepted dyan. Kasi marami po tayong incidences ng rape, no? Na nangyari sa mga tao mismo. Tapos makahayop yung treatment. Even pregnant women. Ang gusto ng mga nagtotorture sa'yo ay huwag ka nang maniwala dun sa pinaniniwalaan mo. I-break yung spirit mo to become dehumanized para akala mo yung buhay mo ay umaasa ka doon sa nasa taas. Ganun. Na sasabihin mo, hindi naman si Marcos ang mismong nag-torture dyan eh. Pero pinabayaan niya. Ano masabi mo ron? Pinabayaan niya. Kasi isa yan sa mga sinasabi. Ang hirit na. Baka naman kasi yung mga magulang ninyo pasaway. Kung hindi ka naman pasaway, hindi ka to-torture rin. Hindi. Iba-iba yan. Dahil merong talagang ang mga magulang pro-Marcos pero sila anti. At yun nga, mga kwento sa'yo. Pag mabaitan torturer mo, 110.
Pagsalbahin, 220. Kuryente yan. At babasain ka pa para mas malakas yung kuryente. Colad. Incredible. Di, yung mga naranasan nila sa Toro Campo. Ah, yes, yes. Makling Dulag. Siya ay isang, leader siya ng mga, nasa Kalinga. Yung mga kasi pinotesta nila yung Chico Dam na makakapekto sa kanilang kabuhayan. Pinagbabaril yung bahay. Leloy, may pinag-usapan kami ng Senator Sagisag kanina na may isang henerasyon ng mga mahuhusay na mga batang mga leaders na nawala dahil sa martial law. Si Bobby De La Paz. Edgar Hopson, napatay sa Davao. Ito yung mga valedictorian, mga pinaka mga promising na estudyante noong panahon na yon, at namatay sila lahat. Ito yung pwede naging leader natin ngayon. So, nagre-reklamo tayo ngayon. Puro corrupt ang lahat ng ating mga politiko. Wala tayong mapili sa mga iboboto. Wala tayong mapili. And then, pinatay ni Marcos. Si Eman Lacaba, una kong makita yan, 1971, is sprawled on the ground, joining a strike. Kapatid niyan, si Pete, tinorture din yan. San Juanico Bridge. We lost an entire generation who would have been the natural leaders. Kaya yan ay isang malaking kasalanan ni Marcos. Yung natural evolution of leaders very badly disrupted. Dapat eh. Miski itong co-alumnus ko sa Rizal High, yung mga Champsons, ang late 60s yan. Ano yan? Parehong honor graduates. Maths geniuses. Balita ko. Mga math genius daw. Dapat yan. Yan ang mga senador at mga mayors at congressmen natin, but because of their disillusionment with the dictatorship, nag-underground. Yung komunista. At yun nga, kung muna tagpas niya mga yan, you look at our leaders kuno today. Sino mga senador natin, mga... dapat yun. Yan ang mga leaders na namumuno ngayon sa atin. Kung sino yung nawalan ng disiplina dahil sa martial law, yung military. Sabi ng history doon na si Alfred McCoy, sabi niya, dahil sa martial law, nakatikim yung military ng absolute power, nung panahon na sinasabi ni Cory Aquino na hindi na dapat kayo makapangyarihan, umaalma sila. Kaya marami pa rin namatay noong 1990s at human rights violations dahil hindi sila sanay sa demokrasya. Kailangan ang military ni Moff sanay sa demokrasya, kundi papatay yan. At yun yung nangyari. So yung sinasabi ko kanina, yung utang ni Marcos, yung epekto noon, umabot hanggang 1990s. Yung pag-brutalize ng military, umabot yun hanggang 1990s. And some people say, umabot yun hanggang ngayon. So marami sa mga problema natin ngayon, kung nagre-reklamo kayo tungkol sa problema natin ngayon, ibalik nyo kay Ferdinand Marcos. Okay. Ewan ko, Professor Lico, no? Ito bang mga sentimento ng mga pinagsasabi nila sa'yo, nagre-reflect ba ito sa arkitektura na pinagawa ng mga Marcos? Kasi nung panahon ng ng Marcos regime, yung architecture nila na raw concrete, no? So ito yung tinatawag na brutalism. Brutalist. No? So, siya talaga, walang texture, walang kulay, no? So pagkatapos ng brutalist space na yon, nagkaroon naman ng nativism. So makikita natin yung ano yung mga ehemplo niyan. Ehemplo yan yung tahanang Pilipino, yung Coconut Palace tinayo kasi may project si Imelda na yung coconut breeding facility. Tapos may yung kahoy pinangalan ng Imelda Madera, no? So marami talagang architecture ginamit to propagate a certain mythology about the sponsors of the building. Sa pag-aaral mo, ano sa mga struktura na pinatayo ng First Lady or ni Ferdinand mismo ang nagpapakita ng talagang ito, megalomaniacal na ang levels nila? Kasi halos lahat malalaki. So kasi ito very 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 clever talaga, no? It's a way to control, no, the people. At saka at the same time, it scream progress, di ba? Progress and a democratic ba? Pero hindi pumupunta mga tao dyan, eh. Folk arts, wala na halos gumagamit. PICC, wala na rin gumagamit. Pero, even hanggang housing, no? Sabi nga ni Imelda, I will take care of the Filipino from womb to tomb. No? So, pati Kadiwa, pati Pero Bliss, di ba? Pero maraming hirap na pamilya na hindi afford yung pagkuha ng unit sa mga housing projects na to. And what the dictatorship often silences is the fact that it led to forcible relocation para sa maraming
mahihirap na Tagalongson. Speaking of relocation, halimbawa may mga big event, no? Si Imelda, yes. Darating yung mga international delegates. Iko-cover talaga yung mga signos ng ano, ng kahirapan. Parang mga Potemkin, ano? Ano siya? So, whitewash to into obscurity, mm-hmm. no? So, kasi for Imelda, the squatters, no, is an anathema of modernity. Mga tol, huwag mo na kayo maalis, ha. Marami pa tayong matutunan dito. Magbabalik pa ang history. Nagbabalik ang history at usapang martial law pa rin yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Patuloy pa rin ang talakayan natin sa mga haka-haka sa pamunuang Marcos. Okay, mag-move on tayo, no? Issue ng korupsyon. Ito, marami sa mga kapatid natin sa social media. Naniniwala sila na panahon ng martial law, may korupsyon din na nangyayari noon. Pero hindi na naman daw kasing talamak ng korupsyon na nangyayari ngayon. Sabi ni Juana Mi, dami nagsasabi Marcos is corrupt, but at least kung totoo man siya lang daw yun. Now, kahit na sino ay corrupt na. Heist! Sabi naman ni Yayan Jan, I haven't lived in his era, but he was really the best president as most people I know. He may be corrupt, but he may be the only corrupt politician with the best and solid vision for the Philippines. Sinong gusto magsimula, Leloy Claudio? Meron naman talaga siyang vision. Actually, magaling siya magsulat. O, magaling magsulat yung mga yung mga taong nagsusulat para sa kanya. Totoo naman na siya ay bar top notcher. Magaling siya magsalita. Isang intellectual na presidente. Pero para saan itong mga libro? Para saan yung mga sinasabi mo? Kung ano nangyari ay nahungutang ka lang, nagnanakaw ka lang. Kaya kong tanggapin yun eh. Pero ultimately, yung epekto yung pinag-uusapan natin eh. Alam na nila, maaga pa lang, na yung talino niya hindi niya ginagamit para sa taong bayan, ginagamit niya para sa sarili niya. Noon, pinaniniwalaan ko rin na may vision eh. Pero sa totoo lang, dahil nagnakaw sila, mahirap na akong paniwalaan. Kung may totoong may vision sila, kahit dinisiplina nila yung tao, sana hindi na lang sila nagnakaw eh. Pinakamatinding ginawa ng Marcos dictatorship dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na paglaganap ng impunity. Nagnakaw ka ng malaking pera, pumatay ka ng maraming tao, pero hindi ka makakasuhan at makakawala ka din. Kaya lahat ng politiko ngayon, gusto ng mangurakot. Kung ikaw magaling ka na estudyante, papasok ka sa gobyerno, kung alam mo na kung maging magaling ako, mapropromote ako. Pero na panahon ni Marcos, yun yung napropromote. Yung kaibigan, yung kamag-anak. So bata ko papasok sa gobyerno. So, yung faith natin sa gobyerno, manunumbalik lang yan pag naniniwala tayo na pag pumasok tayo dyan, meron tayong pupuntahan. Tsaka okay lang daw na pinatay yung mga aktivista kasi masasama naman silang mga tao. Komunista naman sila. Paano kung ano mo yun, kung yun ay kapatid mo na hindi na nakauwi at hindi na nakita? Yun yung nasasaktan ako dahil, so ganun nakakorrupted yung ating values. Intindihin natin sila siguro. Pag pinanganak sila kailan, yung mga kabataan mo nasa social media. Wala kasing memory. Assume natin pinanganak noong 1990s. Wala silang nakita kundi kahirapan sa Pilipinas. Kung desperado ka, madaling mag-imagine ng past that ng golden period that didn't exist. Tawag ko dyan, an historical wishful thinking. Pag sinundan mo yung mga diskusyon ng mga kabataan ngayon, parang ipinipinta nila, tinatanggap nila yung imahe na yung panahong Marcos ay isang lost Eden o lost paradise. Dahil ang nakikita nila ngayon sa kanilang pananaw ay puro katiwalian, ganun pa rin. Ang tanong nila, kung napakagandang bagay halimbawa ng sa people power, dapat ngayon wala na tayong nakikitang kahirapan at katiwalian. Pero dapat din ipaliwanag sa kanila na yung EDSA People Power ay isang makasaysayang pangyayari na hindi rin naman natin alam noon kung saan papunta. At hindi pa rin natin alam hanggang ngayon kung saan pupunta. At ang mahirap sa demokrasya, kagaya ng meron tayo ngayon, nakasalalay ito sa kalidad ng taong bayan, sa kalidad ng mamamayan. At sa aking pananaw bilang nagtuturo ng history, hanggat hindi historically conscious ang mga kabataan, ang mga mamamayan, ang hirap maging functioning, maging... kaso, madali tayong makalimot, madali rin magpatawad ng mga Pilipino. Mm-hmm. So, yun, kaya nakakalimutan lahat. Kayong apat, nagtuturo kayo, no? Ganto rin ba ang mga sentimento ng mga estudyante nyo? No? Pero sa UP ba, Lasal, Ateneo, Leloy, may ganto rin sentimento?
Actually, yung sinasabi ko lang, medyo elitista yung sinasabi ko ng konti. Kung totoo magaling talaga si Marcos, name me one single legitimate study, peer-reviewed study, from a historian or a political scientist na na-publish na pro-Marcos. Wala. Ibig sabihin, wala kang credible source na pro-Marcos. May isang estudyante nagtanong sa akin, name me at least five iconic buildings na ginawa na post-Marcos. Mm-hmm. Yung Makati Parking Building. Maganda, maganda. Ano bang assessment? Pero matanong kita, Senator Sagisal, ano yung pananaw bakit ganito mag-isip ang mga bata ngayon? Ikaw ba'y sumasang-ayon sa sinabi nila na sa sobrang, parang napaka-frustrated, disillusioned ng mga bata ngayon, ang tendency nila is to look for utopia ni yesterday na nakikita nila dito sa Marcosian era. Meaning, kulang ang pagtuturo sa kanila kung ano talagang mga nangyayari noon nung umiira lang walang habag na batas militar. No? Maybe it's also partly our fault, but yan ang naturalesa ng Pinoy. Eh. Other cultures may take shelter from the rain. Tayo naman talagang we sing and dance in the rain. Nung sinabi ni Marcos na tinayo ni martial law and he was determined to destroy the old oligarchy. Sa tingin mo seryoso siya nung sa vision niya na yun? I never believed in him eh. Parang from the beginning, parang bad faith ang nakikita ko dahil nung manalo siya, 1968 pa lang, nag-open na ng William Saunders and Jane Ryan account. Sinasabi, Yamashita treasure yun. At ngayon may bagong angulo, ha? Nazi money daw yun. Ako, ito yung take ko dyan, no? Doon sa pagbuwag sa lumang oligarkiya, tingin ko malaking kasinungalingan. Una, he used the powers of the state to keep in check yung mga oligarchs na pwedeng lumaban sa kanya, like the Lopezes and the Cuancos. Kapag tiningnan mo how he used his power, later on, makikita mo, hindi niya binuwag ang dating oligarkiya, nagtayo siya ng bago na binubuo ng mga kamag-anak niya at mga cronies niya. Ah, kaya nga yung crony na salita na dati ang ibig sabihin ay friend, naging negative ngayon, cronyism, no? At yan, nangyayari yan hanggang ngayon. Na gusto ko lang liwanagin itong mabuti, ano? Yung ginagawa natin sa Facebook na nakakapagsalita tayo ng ganyan, yan. Alam mo, kung martial ngayon, dapat kulong na kayong lahat. Hindi lang kulong. Pataba ka na. Mga mangmang na nagko-comment sa social media na Marcos, best president ever. Sabi ni Alvin Lim, Marcos was the worst president of the Philippines? Ha ha ha. Anong tawag niyo sa panahon ni Cory? Ramos, Arroyo at Pinoy, golden age? Baka golden age of corruption. Sige nga, compare niyo ang mga nagawa ng ibang presidente. Pagsama-samahin niyo palat after the Marcos era. Look where the Philippines is right now. Lol. Eric Lagio, bright, brilliant, number one president ever. Makoy forever. Batikin Odia, Marcos number one, still the best president in the country. Tingin ko kailangan bigyan ng mas malawak na pagpapaliwanag kung bakit may ganong perception. At sa tingin ko, nasa puso ng ganitong diskusyon ay yung katotohanan na hindi natin nagawa na habulin na magkaroon ng katarungan. Minsan din kasi kasalanan din ng mga guro. Kasi minsan nagbigay ako ng talk tungkol kay Marcos. Sinabi ko yung mga sinasabi ni Alvin, yung mga statistics sa ganyan, nagtaas ng kamay. Yung guro, at mismong siya nagsabi, alam mo ba na maganda ang buhay nung panahon ni Marcos? Mismo ako na buhay noon. So yung apila natin, dapat sa mga guro mismo. Tignan nyo kung ano yung mga nakasulat sa textbook. Kasi wala ka talaga makikita ni isang textbook na credible, na pro-Marcos. Mm-hmm. So, ibig sabihin ko, may guro na ganun, yung guro may kasalanan kasi hindi siya nagsaliksik. Mm-hmm. So, ang appeal ko, hindi lang doon sa mga mangmang sa social media, pero doon sa mga taong gumagawa dito sa mga mangmang na ito. Iginagalang ko yung memorya ng mga tao na hindi naranasan ang martial law dahil napakatindi ng censorship. At hanggang ngayon doon, bilib na bilib ako sa censorship kasi hanggang ngayon may epekto. Yes. Kasi ang akala ng mga magulang natin ay walang nangyaring pangit at ito, napaganda. So, example, sir, isa sa mga pinakamahirap na gawing episodes sa mga gantong programa is martial law. Halos wala kami footage na magamit. Yan lang, paulit-ulit na, I declare. So, yun yung nangyari. Iginagalang natin yung mga tao na walang karanasan ng martial law. Pero sana, huwag naman nating lapastanganin yung alaala ng mga taong namatay. At tandaan nyo, kahit na wala kayong naranasan, hindi nyo na-feel, tayo lahat ninakawan. Napakalakas kasi ng propaganda ni Marcos, no?
lahat ng ano aspeto ng kultura, everyday life, no? From 'di ba pati supermarket kadiwa, no? Lahat everyday, no? Sa jam yung puro pati, sila. Pati ano, LRT, sumakay ka ng LRT. Nandun sila, love bus, lahat. It's you are bombarded by ano, no? Ano propaganda by virtue at every level. Of length lang ng pananungkulan. Length, no? And length at saka very, very ano nga, clever talaga yung, ano, yung pag-penetrate nila sa everyday life ng mga Pilipino. Di ba, pati nutrition, pinasok. Biopolitical, no? Pati pagkain ng Pilipino. Biopolitical. Biopolitical. Nakakatawa, sabi nga sa akin, 20 years ka ba naman sa kapangyarihan eh? Siguro tanga ka na lang kung wala kang nagawa. No? Kaya marami talaga magawa. Eh kahit si Noy-Noy ang gawin mong 20 years, ang dami nang magagawa niya. Yung mga kapatid natin Ilocano, sasabi nila, umunlad ang Ilocos dahil si Apo naging presidente. Pero yun nga eh, bakit sa atin lang tumitingin, di ba? Ang pagtingin mo dapat dun sa kaunlaran ng buong bansa. Yung sinasabi ni, medyo abstractong tanong, ano, Senator, pero sinasabi ni Alvin kanina na walang napanagot halos, walang nung si Cory na umupo. At sino ba may responsible na dapat doon para mapanagot itong mga Noy, sinasabi po natin? In the year I was in Malacanang, February 25, talagang parang ang papel ko lang dun eh. Gaya nung sinasabi ng French priest, Father, what was your role during the reign of terror? I survived. Araw-araw eh, hindi kami pinagpahinga ni na gringo at ni na manong dyan eh. Lagi kayong binibira ng kudet eh. Sunod-sunod yung kudeta, we could have done siguro something more kung hindi sunod-sunod yung kudeta. Pero we carried out our campaign commitment, palayain ang lahat ng bilanggong political. Kasi noong the Sunday we fired Manong Johnny, I remember no one could locate Doy Laurel. Sa tingin mo, sino mauuna? Si Xiao Chua o si Juan Ponce Enrile? He could speak for himself. Nag-iinit na ngayon dito sa studio at mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis, babalik pa ang history. Ako, alam ko sumilip ka ba sa PBB habang nagko-commercial kami. Pero nagbabalik pa rin ang history. Tuloy pa rin yung ating talakayan, no? At pambabasag sa mga haka-haka sa rehimeng Marcos. Kasama pa rin siyempre natin ating mga kagalang-galang na bisita. Okay, last issue. Paniniwala ng mga FB friends natin, people power daw ay hindi nakabuti sa bansa. Sabi ni Lex Rueda, sabi niya, it's a revolution solely for the benefit of the few na may mga vested interest daw na iposisyon ng mga sarili nila. Ngayon, ano rin yung outcome ng revolution na yon at yung pagbabago ng liderato? Napatulan pa ba natin itong tanong na to? Minsan, pag dumudugo ka, di ba, hindi kailangan immediately na maging malusog yung pasyente. Kailangan lang tumigil yung pagdudugo. Yun yung nagawa ng EDSA eh. Hindi naman niya nagawang malusog yung Pilipinas. Alam natin, maraming problema yung Pilipinas. Pero at least hindi na siya dumudugo. Ganun lang kasimple sa akin yun eh. Tanong pa rin hanggang ngayon, ano yung mga tangible na effects no nung EDSA People Power? Contested pa rin ang kahulugan ng EDSA at ano yung naging legacy nito. Pero isang bagay ang tiyak at lagi ko itong nililinaw sa mga estudyante, no? Nagawa ng EDSA People Power na wakasan ang isang tiwali at marahas na rehimen. On that note, pwede nating sabihin tagumpay ang EDSA. Now, what happened after EDSA is another story. At hindi natin dapat isisi sa historical event kung ano yung mga nangyari pagkatapos. Kasi ang nangyari, parang gusto natin, in just one event, lahat ng problema matapos. Marcos is just a creature of that system. At patuloy pa yung pakikibaka para baguhin yung sistema na yan. Ano ang problema? Tanungin natin yung sarili natin. Pagkatapos ng EDSA, ano ba yung nagawa natin? Umuwi. No? Para sa bayan, di ba? Yun yung isa. No? Okay. Gerard, anniversary ng martial law. Ano ba dapat ang iniisip ng mga nanonood ngayon? So, ayun, no? Itong mga infrastruktura na to ay artificial lang to. So, behind this ano facade, no, of beautiful buildings, ang sinasabi nila, the true, the good, and the beautiful, is, ano, no? Corruption, no? Kasi itong mga buildings naman na ito,
ay walang accountability sa Imelda, kontrolado niya yung budget nung ipinatayo ito. Tapos ano, pag itinayo ito, parang pharaonic nga, no? In three shifts, no? 24 hours kasi project of the first lady, do not delay, no? Kailangan matapos agad. So talagang ano, even in the production of architecture, it was dictatorial. Dapat yata ibalik si Imelda sa MMDA or igawing in charge ng DPWH para tapos kaagad yung mga flyover, ano, Senator. So, ikaw. Well, una sa lahat, lagi nating sinasabi na ano, na ibalik natin yung dati. Pwede bang mangarap tayo ng bago? Ang takot ko, kapag binalik yung martial law, baka isang tao lang mag-isip para sa akin eh. Ganun ba tayo kabobo? Na pwede sasabihin natin na madidisiplina lang tayo ng ibang tao? Hindi ba tayo pwede mag-isip para sa sarili natin? Kasi nung martial law, isang tao lang ang nag-uutos. Ano ang iyong papanoring cartoons? Ano ang dapat mong isipin? Kasi pag hindi mo inisip yun, torture ang aabutin mo. Eh bakit ngayon? Wala naman nagsasabi sa atin, nagkakaletsi-letsi tayo. Tanong ng mga ano? Well, yun nga yun. Ano ba yung ginagawa? Ano ba yung mga choices natin bilang mamamayan? Ano yung mga choices natin bilang individual para itakda yung sarili nating buhay para sa kaunlaran? Yun yung una kong mensahe. Yung pangalawang mensahe, sigurado ako, kapag kayo ang nawalan ng kalayaan, sigurado ako, ipagpapatayan nyo ipaglaban yung kalayaan na yan. May sagot ako dyan, Lord, no? Bakit may ganong perception na parang nagkakaletsa-letsa tayo? Ito ay dahil bukas ang media sa lahat ng impormasyon na pwedeng pumasok. Ito ay dahil alam ng mga tao kung anong nangyayari. Ang tanong ay, do we prefer this kind of ano, openness to information? Oh. Alam natin may transparency. Alam natin may corruption sa gobyerno. Pero ito ay dahil na ibabalita sa atin kung ano nangyari. Ang punto mo, panahon, may leche-leche rin naman noon. Hindi lang yes, exactly. Because of censorship. Nung panahon ni Marcos, dahil censored ang lahat, mukhang lahat ay okay. Exactly. Okay, Leloy. Hindi ako Kristiyano, pero gusto ko yung message ng Biblia, yung fall from Eden. Yung fall from Eden, ibig sabihin nung wala nang perpekto. Wala nang perpekto sa mundo. Kaya EDSA, sinasabi nyo, hindi niya nasolusyonan lahat. Siyempre, hindi niya masusolusyonan lahat. Si Ramos, si Cory, si Noynoy, si Erap, hindi nila nasolusyonan lahat. Siyempre, hindi nila masusolusyonan lahat. Yan ang buhay ng isang tao na nabubuhay sa mundong ito. Walang perpekto. Pero hindi yun yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin, yung unti-unting pag-unlad ng bayan. At hindi natin makikita yan 20 years, 30 years after EDSA. Makikita natin yan in a very long time. At makikita natin yan kung pinagtrabahuhan natin yan. Hindi kung nagpropromote tayo ng kamangmangan sa social media. Tama yan. Okay. Ang last word, I will leave to you, Senator. Well, kung babalik ang batas militar, we cannot even have a forum like this. No, wala. Kaya, walang gantong programa. Kaya I don't miss the gross human rights violation and the kleptocracy that marked martial law. So, never again. Okay. Maraming salamat. Thank you. Nakutol, ang grabe, ang tindi ng mga sinabi ng mga bisita natin. Ang dami kong natutunan, no? Hindi lang basta-basta yung mga sinabi ng mga tambay sa kanto. Ito, may mga datos, may mga prueba, di ba? Nasa libro, nasa aklat yung mga lahat na yan, no? Panahon ng martial law. Sabi nga nila, hayaan na lang daw natin ang kasaysayan, ang humusga. Pero mga kapatid, bago tuloy ang mabulag sa katotohanan o kasinungalingan, bakit hindi mo nasubukan magbukas ng libro o kaya sa internet, mag-Google? Ang dali-dali na lang sa mga daliri nyo na impormasyon kesa COC kayo ng COC, ang nagbabasa kayo ng mga chismis ng mga artista. Yan. I-research nyo na lang yan sa internet. Pwede balikan naman, ang madilim na yugtong ito ng ating kasaysayan. May kasabihan nga. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, salvage ang aabutin mo. Salvage, pinagsasabi mo ngayon, ako masasalvage ka nung panahon ng martial law, yari ka tol. At yan po ang history natin sa gabing ito, mga kapatid. Ako po si Lord De Vera, nagsasabi, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Magandang gabi po sa ating lahat at mabuhay ng Pilipinas. Okay, kayo, ano bang katarantaduhan yung pinagsasabi nyo na mas mabuti pa yung buhay ng martial law? Palibasa, mahilig lang kayong mag-COC. Diyan na nga kayo.